Ang mga tao tulad nila
pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakia. Sinasabi ng mapanganiang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinakapatukang ng lahat ng bansa. At ngayon, mga kaserdote, narito ang utos ko sa inyo. Para lang ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihan ang inyong pag-iisin ninyo itapigan ang sinasabi ko kayo'y aking susumpain. Subalit, lumis kayo sa daong matuwid kayong mga kaserto. Dahil sa inyong toro, marami ang nabulit sa kasamaan. Tumira kayo sa ating pan. Sabi ng makapangyarihan sa inyo. Kaya, aya kong kabuyan kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinunod ang aking bilis at hindi pagsabalibay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang aking ama at ito'y ang isa ninyo na gumalang sa akin? Kung gayon, bakit kumisira tayo sa palako sa isa't isa? At bakit ginawalan ang kapatawaan natin ang katotohanan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang talaga ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol ng Pablo sa
bersama pembalingan kita kepada mereka. Saya sedapi dan hari pertama saya ini, kita dengan nama yang paling sahih, kepada saya saya ini yang berputih bagi kita. Di dalamnya, pembina hari buhai yang benar, tumpah kejalanan. Ibu dengan saya yang pertama saya ini, yang menatakan dalam ini, Bapak ini, tumpah anak yang dibawa, untuk selain pengindahan yang menunggu
mengapa datang pada saya muncul dan main dari orang di bina ayam syahuna kau ini kau ambina ku utus kau alam ku nama nanti na yang aku sa mula aku nama berkuasa saat aku disponsor bukan dapat berkuasa dan saya bina taruh ke berkuasa pero aku sabi ang salita ang Diyos si Ibangelyo pagkatapos ko sa akin, ipamilo natin ngayon ko na sa Mateo ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan ng boses ng tao. Kayo mga utos na inilagay ng Diyos ay hinahanian ang sundin sa pagkakit magbibigay ng paraan sa Diyos kasi yung kanyang salita hindi na nangiling salita ito ay magbibigay ng epekto sa bawat isa sa pangalawa maliwanag po na kaya kaya tayo sinabihan na yas na sumunod Diyos sa kanilang mga otos sa pagkakala sa oras na hindi namin tubalin ang mga utos na pinahayag niya rin magdudulog sa amin ng kapahamakan at kapatayan. Kung kayo na nanood panibigan ng radyo, may madalas-las na natin palaging pinapagin ng mga biblical passage sa kalimunan ng The Wages of Sin is death. Kamatayan. So kaya po, pinigay na Jesus yung kanyang mga babas, para huwag tayo magkasala. Bakit huwag tayo magkasala? Nang hindi ka mapahama. Nang hindi mapahama ang mga tao na sa paligid mo. Eh, sumunod tayo. Sa mga pinag-uutos, sa mga hindi naman nilag-uutos ito, ito'y utos ng Diyos na pinamamahit lamang ng tao. Ano ba yung pangalawa na kung saan ang makita ko ng mga dapat pinag-usapan natin yung mga leader ng ating simba na yung pagkakari, wow, ito mula ang kanilang maling ginagawa. Bagaimana ang Diyos ay patuloy na nag-aalaya ng tayo ay tumugod sa panamagat ng buong pinapag. So, inilista rin po yung mga maling ginawa ng mga leader ng simba, ng parasol at simba. Paliwanag na lang kung saan ay tayo na nagpapatuloy na tumugod sa tatay ng buong pinapag. Pero tayo si Ikiya na rin si Kami na huwag nito lang ang mga panigawa. So, baga, hindi mo natin may alis na itong mga leader kasama na ako ito ay may pagkukulang, may kahinaan, may kahulangan ng kami ay tao. Hindi naman Diyos, hindi angel, hindi mga sangkwal sana tayo ay tao. Kaya nga, pinaglalasan na namin yung mga kapatid namin na namatay. Kasi may pangkulat na sila yung nagawa at pinutulungan natin na sila ay maibigay at hinihingi ng nakarumang. And that includes spiritual leaders. Ang leader ng simbahan, alala ko na rin ako. Nagulat ako, ahapon ako naman sapagkat sabi, padalan nito ako mismo. Sabi ko naman ay marami ko rin mga bagay na pumasok sa akin siya, bakit na rin ako siya, bakit bumata, bakit mag-7 o'clock. Sabi niya yun, naka-schedule ako, nakatagay sa akin cellphone, na may visa ko sa cellphone.
sa inyong mamang ipuras. Sabi ko, Father, ay meron siya. Sabi ko, sa ato si Paulus na ito na, diba, pinakadali yung ito na rose. Ay, so, sabi, hindi ko ngayon, later on, ay, may tumawag sa kanya. Hinahanap siya doon. Kasi yung Martin, before he said, yan ang sa San Pablo. Hindi na siya pwedeng bumalik. So kaya ito na lang ang kanya doon. Kasi nagkakapalingin po. Nagkakapalingin po yung mga namumuno ng ating simbahan. Ay sabi mo na yung nagtukayari ako. Lalo wala ka sa akin. Hindi naman wala akong makaskayo ngayon, ano? Eh, nandito na ako kasi pagtutukin sa mga lay ministers sa Holy Communion na alas 10, sabi niya ay mag-uumaga sa lalo. Lalo ako nagtukayari. Wala kasi kami pag-uumaga. Kabuti na lang nandiyan si sister para tutulong. So, pero yun, no? Nagkakasabi. Kasi bakit? Nakakulang tayo eh. Kaya, nakakamisan, ginagawa ng iba naman. Ay, kung ang mga leader na ito, nagkakamali. Bakit ako susunod yan? Hindi. Kaya maliwala yung puro ni Jesus. Gawin niyo ang kanilang inyong utos. Ngunit huwag ninyong kulangan ang kanilang maling ginagawa. Kasi baka mamaya, ang ating bagay natin ay nagtataon na nakit na ang pinili yung ganilang pangulaman. It should not divide them as well as ang malagay rin sumunod tayo sa utos ng Diyos. Kasi baka kumisa sinasabi ng mga na ginagawa natin dahilan ang kailangan ng iba para tayo rin ay maging mahina. Iba-iba yung ating struggle sa dating na ito. Ang mahalagay rin, sumunod tayo sa utos ng Diyos. Pangalawa, ang pangalawa po ay tungkol sa titles, positions, na kung saan ay maaaring pinangawakan natin. First, hindi lang po ito mga position, no, presidente, hindi lang po ito mga nakikita, pero yung mga pinangawakan natin tungkulin, maging sa loob ng maana, nanay, tatay, kapatid, kapanganay, nakatatag ng kapatid, mga maaaring kinikita na sa barkada. Ano yung sabi na yung pinabahay ng buong kapag na hukalit? Na yung mga posisyon natin na ay una, hindi dapat maglalayo sa atin sa Diyos. Kasi kung isa, kayo ng tao, kapag yan ang bakit, hindi ka na nagsisipa. Madam, marami akong trabaho. Marami akong obligasyon. Hindi, lalo ka dapat na magsiba. Mas marami akong obligasyon eh. Mas marami akong dapat na ipag-asawa. At maniwala tayo yung posisyon natin. Kasi kapag nakalimutan natin ng Diyos, kung yung mga tala, yung humingay ko naman ang kalimbas na dito natin, it becomes an idolatry. Kasi bakit? Yung trabaho mo na naman ang hindi Diyos. Nawala na ang Diyos. Kasi bakit? Hindi mo na siya nakaalala. Hindi ka na nakapagsisip pa eh. Kaya bakit mo na kung saan yung makita ko natin? Ginagawa mo na ngayon Diyos yung posisyon mo. Yung iyong tungkulin. Walang problema na kung tungkusin ay gamparan mo yung tungkulin mo. Pero ano ka pa? He should not lead you away from God. Yung mga karamanan natin, yung mga tungkulin natin na iyan ni
yung mga posisyon natin ngayon, yung mga tungkulin natin para sa araw, para sa paglilingkod sa kapwa. Pag binigyan tayo ng tungkulin, hindi na para sa akin, kapag wala kasi tayo tungkulin. O kung naman sumunod eh, pero kapag may tungkulin sa akin, alam din, alam, pangunahin yung obligasyon natin na tutulungan natin yung mga Thank you.
na magaling maging tagapagali ng iyong kagandahan loob sa amin, mga kapatid na walang hinihintay na kapatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo. Amin. Kami nagtutunin sa iyo at
Jesus. Pag niya binang isang busang loob ng mga hanggol, ginawa ko niya pinapay. Pinasalapan ko na niya, pinanghap niya at pinilong, hinilabot sa kanyang mga nagkata sinabi, gagabitin ko lahat ito at amin. Ito ang aming katawan. Ang niya, doon.